ang gulo para malaman ang mga tamang katotohanan, mga balita na dapat malaman ng ating mamamayan. Ito ang Iskia Broadcasting Center ng 107.3 MHz, ang Magnet FM, ang himpilan para sa taong bayan. DXMM, asan ang radyo mo? With the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, this is DXMM 107.3 MHz. Magnet FM. Magnet FM. The radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Azan ang radyo mo. Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita. Iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran. Para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang para sa pambansang balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang Iskia Broadcasting Center. Magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang pambansang balita. Oras sa buong Kapuluan, ganap na pong alas 7:03 ng umaga. Assalamu alaikum sa ulo ng mga pambansang balita. Ang mga Muslim na scholar ay sumangguni sa pagpapatupad ng Islamic Finance ng BARMM. Idiniklara ng mga smuggled carrots bilang chocolate na nasamsam sa Manila Port. Hiniling ng gobyerno na palakihin ang mga MSME upang palakasin ang mga trabaho. 5,200 pulis para masigurado ang pagbubukas ng klase sa Metro Manila. Davao City Government muling nananawagan para sa vax matapos ang 6 na pagkamatay na may kaugnayan sa COVID. Ang mga ARBO ng Sultan Kudarat ay kumuha ng mga makinang pangsaka upang mapalakas ang produksyon ng mais. Nakipagpulong ang PBBM kay Huang at binago ang pangakong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa China. Nahuli sa Maynila ang most wanted person ng NCR. Pinahangad ng DOST na ihanay ang mga programa sa economic agenda ni Marcos. Dalawang rebuilding NPA nagbigay ng armas sa Sultan Kudarat. Red tide pabalik sa Matarinaw Bayan ng Eastern Samar. Ipinaliwanag ni Tabunting kung bakit hindi natuloy ang house briefing ng ABS-CBN at ng TB5 deal. Sinimula ng BARMM ang pinaslakas drive kasama ang mga government workers.
padre di pamilya patay matapos pagbabarilin kahapon sa bayan ng Kabakan sa harap ng kanyang pamilya. Magandang umaga! Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sabay rin po tayong napapakinggan sa 90.7 Magnet FM, Maramag Bukidnon, ang kanilang CEO na si Sir Ven Villapaz, at sa 97.7 Trans FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag, at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Araw po tayo ng Biyernes, petsa 18 sa buwan ng Agosto 2022. Para sa ating ulat panahon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng southwest monsoon localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang timog na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sumikat alas 5:34. Alas 7:07 na ng umaga bilang una sa ating pambansang balita. Ang Bangsamoro Ulama o Muslim Scholar ay kinonsulta noong Miyerkules, Agosto 17, sa institutionalization at pagpapatupad ng Islamic Finance ng BARMM, ang Technical Worker Group Islamic Finance at ng Bangsamoro or TWG, IFB, Ministry of Finance, Budget and Management Office Member of Parliament, Attorney Ana Tarhata Basman at ang Office of the Wali ang nag-organisa ng nasabing aktibidad. Ang pananalapit ng Islam ay isang uri ng aktibidad sa pagpupondo ng dapat sumunod sa Sharia o batas ng Islam. Ang konsepto ay maari ding tumukoy sa mga pamumuhunan na pinahihuntulutan sa ilalim ng Sharia. Ayon kay MP Muhammad S. Yacob, Chairman of the TWGIFB, mahalaga ang papel na ginampanan ng mga ulama dahil sila ay may awtoridad at may kaalaman patungkol sa Sharia at sa Islamic Finance. Noong nakaraang taon, ang TWGIFB ay nilikha ang opisina ng punong ministro sa pamamagitan ng Memorandum Circular 0012 Series of 2021 upang itaguyod at paunlarin ang Islamic Finance at Halal Economic Ecosystem bilang mga component drive ng socio-economic growth region ng Bangsamoro. Samantala, idiniklara ang mga smuggled carrots bilang mga chocolate na nasamsam sa Manila Port. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Abdullah Mahmud. Iniulat ng Bureau of Customs nitong Huwebes ang pagkakakumpiska ng mga smuggled carrots na idineklara bilang mga tsokolate sa Manila North Harbor Port. Inirekomenda ni Abogado Jesus Balmores, Officer in Charge ng North Harbor Port, ang pagsusuri sa kargamento ng makatanggap ng impormasyon hinggil sa pagdating ng mga kontrabando mula sa Bureau of Plant Industry o BPI. Nadiskubre ang mga smuggled carrots sa isang operasyon noong Agosto 16 ng ilang ahensya ng gobyerno sa Pantalan na nasa ilalim ng Maynila International Container Port o MICP. Sinabi ng MICP na nagpatuloy ang imbentaryo ng BPI upang matukoy ang kabuuang halaga ng kargamento na nagmula sa China. Hindi natukoy ang consignee ng kargamento. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Abdullah Mahmud, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Abdullah Mahmud sa iyong ulat. Samantala,
hiniling ng gobyerno na palakihin ang mga MSME upang palakasin ang trabaho. Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Dan Kadatuan. Hiniling ng Private Sector Advisory Council o PSAC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na palawakin ang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa bansa upang lumikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Inilabas ito sa kanilang pagkikita kamakailan ni Marcos sa Palasyo ng Malacañang. Ibinahagi ng Office of the President o OP ang mga larawan ng Pangulo sa opisyal nitong Facebook page noong Huwebes. Ang MSMEs ay nakabuo ng kabuuang 5,380,815 na trabaho o 62.66% ng kabuuang trabaho sa bansa ayon sa datos ng Department of Trade and Industry. Ayon sa sektor ng industriya, ang mga MSME sa wholesale at retail trade, ang sektor ng pagkukumpuni ng mga sasakyang di motor at motorsiklo ay nakabuo ng pinakamaraming bilang ng mga trabaho na may 1,941,115 na sinundan ng mga aktibidad sa accommodation at food service, 775,120 pagmamanapaktura, 732,030 mga aktibidad sa pananalapi at insurance, 306,283 at edukasyon, 295,789. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol. Den Kadatuan nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol at Den Kadatuan sa iyong ulat. Samantala sa iba pa ang balita, 5,200 pulis para masigurado ang pagbubukas ng klase sa Metro Manila. Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO ay nagpapakalat ng mahigit 5,000 pulis sa buong rehiyon upang matiyag ang kapayapaan at kaayusan sa pagbubukas ng mga klase sa mga paaralan sa August 22. Sinabi ni NCRPO Chief Brigade General Jonel Ostomo, sinabi nitong Miyerkules ng gabi na may kabuuang 5,233 police personnel kabilang ang force multipliers ang ipapakalat sa 1,212 na paaralan sa rehiyon. Bukod sa pagtatayo ng 440 police assistantes, gawa rin ang police ng sere ng coordination meeting sa mga opisyal na paaralan para matalakayin ang mga hakbang sa seguridad para sa mga estudyante. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Samantala, Davao City Government muling nananawagan para sa vax matapos ang 6 na pagkamatay na may kaugnayan sa COVID-19. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban. Inulit ng pamahalaang lungsod ang panawagan nitong Huwebes para sa mga residente na kumuha ng kanilang second dose vaccination series at booster shots kasunod ng 6 na pagkamatay na nauugnay sa COVID-19 na naitala mula noong 7 ng Agosto hanggang 13. Sa 6 na pagkamatay, 2 ang hindi nabakunahan, 3 ang nabigyan ng unang doses at 1 ang nakakumpleto ng 2 doses na sirye na walang anumang booster jab. Sa 4 na kamakailang nasawi sa COVID-19 ay o mga senior citizen, habang ang 1 ay mula sa 10 hanggang 19
taong gulang na bracket at isa pa ay kabilang sa 20-29 na pangkat ng populasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Michelle Scoser, ang tagapagsalita ng Task Force ng COVID-19 sa lungsod ng Davao, na hindi dapat maging kampante ang mga residente dahil nagtala rin ang lungsod ng 14% positivity rate noong 17 ng Agosto. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Almahdi Saban nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7:16 na ng umaga sa iba pa ang balita. Ang mga ARBO sa Sultan Kudarat ay kumuha ng mga makinang pangsaka upang mapalakas ang produksyon ng mais. Sa detalye ng balita niya, na muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Abdullah Mahmud. Inaasahang gaganda ang proseso ng produksyon at marketing ng mais sa lalawigang ito matapos ibigay ng gobyerno ang humigit-kumulang 500,000 pesos halaga ng farm machinery sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs ng mga bayan ng Esperanza at Palimbang. Richard J. Gestupa, focal person ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project sa ilalim ng Department of Agrarian Reform, sinabi nitong Huwebes na layunin na ng programa na makamit ang mas mataas na farm productivity at profitability para sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga piraso ng makinarya ang isang delivery truck na nagkakahalaga ng 250,000 pesos na ipinagkaloob sa Tagumpay Vegetable Growers Association ng Esperanza at isang gilingan na ng mais at palay na nagkakahalaga ng 100,000 at 150,000 pesos ayon sa pagkakasunod na ibinigay sa Pusot Women's Organization ng Palimbang. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Abdullah Mahmud, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Abdullah Mahmud sa iyong ulat. Samantala, sa iba pa ang balita, binago ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pangako na hatid o higit pang palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa China. Ito ay matapos makipagpulong si Marcos kay Chinese Ambassador to the Philippines Huang Chilian sa Palasyo ng Malacanang sa Maynila noong Miyerkules. Ang mga larawan ay makikita o ang mga larawan ng pagkikita ni Marcos kay Huang ay na-upload din sa official na Facebook page ng Pangulo. Si Huang sa kanyang bahagi ay nagsabi na siya ay lubhang pinarangalan na magbayad ng mga courtesy call kay Marcos. Sa ilalim ng bagong administrasyon, nagbahayag si Huang ng optimismo na lalago ang mga kooperasyon ng China at ng Pilipinas. Samantala, nahuli sa Maynila ang most wanted person ng NCR. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Den Kadatuan. Inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang most wanted person sa National Capital Region o NCR, sinabi ng hepe nitong Huwebes o kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Brigadier General Ronald Lee na ang suspect na si Gualberto Serrano, 47 taong gulang, ay inaresto ng mga miyembro ng CIDG Women and Children Complaint Unit o WCCU sa Moriones, Tondo, Maynila noong Agosto 15. Si Serrano ay pinaghahanap ng Manila Regional Trial Court o RTC Branch 38 dahil sa panggagahasa at sexual assault. Sinabi ng mga investigador ng CIDG na humingi ng tulong ang biktima upang ihain ang kanyang reklamo laban sa mga akusado noong Hunyo 7. Sa kanyang salaysay, sinabi niya nga sinimulan siya nga
2008 noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Den Kadatuan. Nag-ulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Den Kadatuan sa iyong ulat. Samantala, hinagad ng DOST na ihanay ang mga programa sa ekonomiya o economic agenda ni Marcos Solidio. Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Then OOP, ang... Ang bagong install na mataas na opisyal ng Department of Science and Technology o DOST ay naglalayong ihanay ang mga pangunahing programa nito sa economic agenda ng kasalukuyang administrasyon para sa susunod na 6 na taon. Tiniyak ni DOST Secretary Dr. Renato Yu Solido Jr. na magpapatuloy ang mga kasalukuyang programa ng ahensya dahil tinutugunan na nila ang iba't ibang priority concern sa pagpapataas ng ekonomiya. Sa muling pagtutok sa mga pangunahing programa ng DOST, sinabi ni Solido na titignan nila ang mga larangan ng agrikultura, seguridad sa pagkain, transportasyon, kalusugan, renewable energy, paglikha ng trabaho at ihanay ang mga ito sa economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinaliwanag pa niya na ang pangunahing layunin ng DOST ay magkipagtulungan ng malapit sa iba pang ahensya ng pambansang pamahalaan at tulungan silang tugunan ang mga problema ng kani-kanilang stakeholders. At iyan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak. Nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Alas 7:22 na ng umaga sa iba pang balita. Dalawang rebelding NPA nagbigay ng armas sa Sultan Kudarat. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol Iden Magyerna. Sa pagsasabing nais nilang samantalin ang programa ng reconciliation ng gobyerno, dalawa pang rebelde ng komunista ang sumuko sa mga otoridad sa lalawigan ng Sultan Kudarat, sidami ng militar nitong Huwebes. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sandro Alves, 5th Special Forces Battalion o 5FSB Commander ng Army, na sumuko noong Merkules ang mga rebelde kabilang sa New People's Army o NPA Guerrilla Front 73 sa 5FSB headquarters sa Banga, South Cotabato. Ibinigay nila ang isang 30 caliber Garand rifle, isang 45 caliber pistol at isang fragmentation grenade sa mga trooper ng mga militar sa Barangay Lambingi. Sinabi ni Major General Roy Galido, Commander ng Army 6th Infantry Division, na ang dalawa ay ipapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno para sa nararapat na tulong sa kanilang pagsisimula bilang produktibong mamamayan. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita. Mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Iden Magyerna, nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Iden Magyerna sa iyong ulat. Samantala, red tide pabalik sa Matarino Bay sa Eastern Samar. Sa detalye na balitang yan, ating pakinggan sa kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban. Naulit ang red tide sa Matarino Bay sa Eastern Samar 6 na buwan matapos itong ideklarang toxic free. Iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong Huwebes ang matagal nang mainit o matagal na mainit na panahon sa mga nakaraang linggo at bigla ang pag-ulan ay kabilang sa mga salik na nag-trigger ng paulit o pag-ulit ng red tide phenomenon.
Sinabi ng BFAR Regional Office sa isang pahayag, sinaklaw ng Matarinao Bay ang baybayin ng tubig ng General MacArthur, Henra o Hernani, Kinapundan at Salcedo sa Eastern Samar. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking inalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban nagulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7:25 na ng umaga at magbabalik ang balita ng pambansa makalipas lamang ang ilang patalastas. Each day, every day, current events and issues concern you. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with Attorney Dato Michael O. Mastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it. Paring Ray, sanang punta mo? Mukhang nagmamadali ka ata. Oo nga, Mare. Kasi nagka-problema ang traktura ko. Saan ba ako pwedeng makabili ng genuine parts ng mga makina? Kung genuine parts ng mga sasakyan, Paring Ray, Elena Vico Hardware ang sagot niyan. Sila ay may klase-klaseng piyesa ng genuine parts ng automotive supply. Sila din ay may construction supply, electrical supply at marami pang iba. Sige, Mare. Puntahan ko. Saan ba matatagpuan ang Elena Vico Hardware? Ang Elena Vico Hardware ay matatagpuan sa 131 Quezon Avenue, Cotabato City. Or pwede kayong tumawag sa telepono 421-4136 or 421-4548. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na! Just call hotline number hashtag 98000. That's hotline number hashtag 98000. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Sun and talk and text phones. Monday deliver na ang Price Gas LPG right just call on your doorstep. Hotline number hashtag 98000. That's hotline number hashtag 98000. Basta LPG price gas. Basta price gas LPG 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba just call hotline number hashtag 98000. That's hotline number hashtag 98000. Basta LPG price gas. Basta price gas LPG. Ang Salam Barangay Program handog sa inyo ng LGU Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. Sa pangunguna ni Mayor Dato Shamim Biruaro Mastura, ating mga kasama, sina Municipal Administrator Sultan Badyo M. Mampun, Alhaj, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa impilan ng Iskia Broadcasting Center, 107.3 MHz, Magnet FM. Salam Barangay Program. Inyong mapakinggan ang Gabay ng Quran mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Al-Hafidz Muhammad, Sabri Sarinto at Sheikh Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation, founded by Dato Tukaw Ahmad U. Mastura, dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Azan ang radyo mo. Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli, South Cotabato. 73 years old na ako karon. O ang akong tiyan nga grabe, dili na gyud makaptan kay porting sakita. O ang akong ulo, murag katunga na gyud nga dili gyud mahikap akong buhok. So, ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred, nagapa-check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit, nag-inom dayon ko niya itong Wonder Tonic. Motay akong giinom sos. Mutuo mo sa dili.
Basta kay upat ra gi kaadlaw mo ra gi pahid lang yun tanan ang akong sakit. Hangtod garon kaluoy sa Dios. Wa nag yun. Dili ni kaingon nga tikal-tikal. Tininuod yun eh. Wonder tonic. Ang akong gihawag sa inyo, ayaw gyud mo pagduoto niya nang uban nga moingon og di si Dr. Fred dili makapaayo sa inyo. Kini sa tinuod lang. Ang tambal ra gyud nga Wonder tonic mao ra gi nakapaayo sa ako. Hangtod garon wa nag yun koy gibati bisan kamay. Abdik na gyud ko kaimo lakaw. Wa nag yun bisan kamay na lang. Junicia Gurabot, taga Basag Tibuli South Cotabato. 73 years old da ako karon. Alas 7:30 na umaga sa pagpapatuloy ng balita ng pambansa. Para sa ulat sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan. Go ahead kasamang Alas. Isang maambon na umaga, narito ang update ng presyo sa pamilyang bayang consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng islang dagat at islang tabang. Bangus, 200 per kilo. Danggit, 200 per kilo. Sayang, 180 per kilo. Barilis, 320 per kilo. Barilison, 180 per kilo. Dalagambuki, 250 per kilo. Red pusit, 200 per kilo. White pusit, 350 per kilo. Katambak, 280 per kilo. Samaran, 280 per kilo. Mulmul, 180 per kilo. Lapu-lapu big, 400 per kilo. At lapu-lapu small, 300 per kilo. Sa mga dalag na naman, dalag big, 250 per kilo. Dalag medium, 200 per kilo. Dalag small, 150 per kilo. Tilapia, 180 per kilo. Hito, 180 per kilo. Yan ang ulat para sa consumers, pamilyang bayan. Mula dito sa aking kinalulagyan, Magnet Patrol sa Narigan, nag-ulat sa Laampang, Samoro. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Alas Panarigan, sa iyong ulat. Samantala, ipinapaliwanag ni Tambuting kung bakit hindi natuloy ang house briefing sa ABS-CBN at ng TV5 deal. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Sinabi ni Paranaque City 2nd District Representative Agos Tambunting na kanyang desisyon na tanggalin ang briefing sa ABS-CBN at TV5 deal mula sa agenda ng Committee on Legislative Franchise. Ang dahilan ni Paranaque City 2nd District Representative Agos Tambunting na kanyang desisyon na tanggalin ang briefing sa ABS-CBN at TV5 deal mula sa agenda ng Committee on Legislative Franchises na kanyang pinamumunuan. Ang dahilan ng pagtanggal nito sa agenda ng panel noong Huwebes, August 18, it clerical than it is controversial, at least ayon kay Tambunting. Ang batayan ng briefing ay ang di umano'y privilege speech ni Sagip Fertilis Representative noong Lunes, August 15, kung saan binatikos niya ang kasunduan sa pagitan ng dalawang network at nagduda sa legalidad nito. Ngunit sinabi ni Tambunting na ilang mga hakbang kaugnay sa ABS-CBN at TV5 deal ang isinangguni din sa kanyang committee na nag-udyok sa panel na pumunta sa consolidation mode. Kung hindi, magiging paulit-ulit ang issues ng ABS-CBN at TV5. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Rasul Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas!
Maraming salamat kasama nga Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Alas 7:35 na ng umaga sa iba pa nga balita. Sinimula ng Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM nitong Huwebes o kahapon ang kanilang Coronavirus Disease COVID-19 Booster Shots Campaign, kung saan ang mga regional government servant ang unang nakatanggap. Sinabi ni Dr. Muhammad Gandaw, ang MOH Health Regulation Division Medical Specialist, na ang mga empleyado ng rehiyon ay maaaring mag-avail ng mga o mag-avail ng booster shot hanggang sa Agosto 26 sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang opisina sa loob ng compound ng BARMM sa pagbabahagi ng kanyang personal na karanasan sa mga mamamahayag. Sinabi ni Kandaw na ang mga booster shot ay sapat na mga layer ng proteksyon laban sa virus. Sa paglulunsad ng pinaslakas, sinabi ni Kandaw na patuloy na ibibigay ng MOH BARM ang mga bakuna sa sinuman, maging empleyado man sila ng BARMM o hindi. Alas 7:36 na ng umaga sa iba pang balita. Padre di pamilya patay matapos pagbabarilin kahapon sa bayan ng Kabakan sa harap ng kanyang pamilya. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Jis Ali, all the way from Pikit, North Cotabato. Go ahead kasamang Jis. Yes, tama ma'am, at di patay on the spot ang isang tindero ng ISDA matapos pagbabarilin ang di pa matukoy na sala rin sa National Highway, particular malapit sa Alboltra Hospital sa Barangay Cayaga, Kabakan, Cotabato, bandang alas 4 ng hapon kahapon. Inilala ang biktima na si Montasir Akad, may asawa at mga anak na residente ng Barangay Malgato sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, na pag-alaman na papauwi na sana ang biktima lula ng kanyang motorsiklo at angkas ang misis nito at dalawang minor di edad nitong mga anak nang mangyari ang pamamaril. Nagtamo ng tama ng bala sa bahagi ng kanyang ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang nasa likod sa nasabing krimen. Mula dito sa The Empire Radio, para sa Pambansang Balita, Empire Patrol, Jis Ali, nag-uulat. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Jis Ali, all the way from Pikit, North Cotabato. Alas 7:37 na ng umaga bilang panghuli sa ating balita ng pambansa. George Erwin Garcia, Chairman ng COMELEC, pinangunahan ang Maguindanao Plebiscite Coordinating Conference. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Den Kadatuan. Alas 7:38 ng umaga, baka sana padpad si Den. Alas 7:39 at yan ang kalipunan ng balita ng pambansa. Atid sa inyo ng Elena Vico Hardware at Honorable Narciso Ongpin, Kuyo EK, CPA Member Parliament BARMM. Atid din sa inyo ng Black Rest Mangosteen Coffee at Wonder Tonic ni Doc Solinap. Ang balitang ito ay atid din sa inyo ng Asal Kambayoka, sponsored by former Mayor Dato Armando Mastura at in CMF Commissioner Dato Ismael Dastina Viloso Mastura. Alas 7:39 ng umaga at ating balikan sa ulo ng mga pambansang balita. Ang mga Muslim na scholar ay sumangguni sa pagpapatupad ng Islamic Finance sa BARMM. Idiniklara ang mga smuggled carrots bilang tsokolate na nasamsam sa Manila Port. Hiniling ng gobyerno na palakasin o palakihin ang MSME upang palakasin ang trabaho.
5,200 pulis para masigurado ang pagbubukas ng klase sa Metro Manila. Davao City Government muling nananawagan para sa vax matapos ang 6 na pagkamatay na may kaugnayan sa COVID. Ang ARBO ng Sultan Kudarat ay kumuha ng mga makinang pangsaka o pangsaka upang mapalakas ang produksyon ng mais. Nakipagpulong ang PBBM kay Huwanga Binago ang pangakong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa China. Nahuli sa Maynila ang most wanted person ng NCR. Hinangad ng DOST na ihanay ang mga programa sa economic agenda ni Marcos. Dalawang rebeldeng NPA nagbigay ng armas sa Sultan Kudarat. Red tide pabalik sa Matarinaw Bay ng Eastern Samar. Ipinaliwanag ni Tambuting kung bakit hindi natuloy ang House briefing sa ABS-CBN at ng TV5 deal. Sinimula ng BARMM ang Pinaslakas Drive kasama ang mga government workers. Padre di Pamilya patay matapos pagbabarilin kahapon sa bayan ng Kabakan sa harap ng kanyang pamilya. Alas 7:41 ng umaga, sumainyo ang balita ng pambansa. Araw po tayo ng Biyernes, 18 sa buwan ng Agosto 2022. Mula dito sa Buluwagang Pambalitaan, ito ang Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sa ngalan ng ating mga kasamahan, sa ngalan ng 90.7 Magnet FM Maramag Bukidnon, ang kanilang CEO na si Sir Roven Villapaz, at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag, at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Sa ngalan din ng aming mga news writers, sa ngalan ng aming mga field reporters, at sa ngalan ng aming CEO President na si Attorney Dato Michael Mastura, sa ngalan ng aking technical side, Rasul Ishak, ako po ang inyong nakasama, Ashley Kadir, na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, Pilipinas. At suma sa inyo ang balitang pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Skia Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Skia Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan.